guys, kitang-kita nyo naman sa ating title, no? Napagastos ako ng bonggang 22,000 dahil gusto kong itry ang Estee Lauder na makeup full face. Pero bago ko sa inyo sabihin ko ano gagawin nating video, kung makikita nyo iba yung background, binyag kasi ngayon ni Itlong, yung anak ni Jolly Boy, at andito kami sa resort ngayon. Naisipan ko dito mag-video dahil dala ko yung binili kong Estee Lauder at ayan nga. So, syempre, hindi pwedeng ganun-ganun na lang yan na. Syempre, check natin kung worth it ba yung kanyang presyo sa quality. Kasi, galing naman ako, first time ko magkaka-Estee Lauder. Ang kauna-unahan ko Estee Lauder na makeup ay yung regalo sa akin ni Miss Empress Shook. Ayan, maraming salamat po. At ang lagi kong pinaka-high-end ko ng naging makeup ay MAC at saka Benefit. So, ngayon lang ako magkaka-Estee Lauder. Why not, diba? So, nagpapakahirap naman tayong mag-work and all, and dalaga pa naman ako. So, parang yun na yung luho ko sa aking katawan, di ba? Na minsan-minsan makatry ka ng makeup and then pumula ulitin. Kasi ang tagal naman eh, ang tagal din naman yung nagagamit. So, okay lang. So, ito nga. Bago ko ipagtanggol yung sarili ko sa paggastos ng ganito kalaking halaga, titingnan natin, i-review natin siya kung worth it ba siya sa kanyang presyo. And ito pala, meron na, kaya siya naging 22K dahil may binili din akong perfume. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yan. So, kasama ko si Inang na mili kahapon. Mga ilang minuto tayo umabot. Wala pang 30 minutes yun na, 22K na yung nagastos ko. Pero nga kasi nga naman, kasi isang ano lang ang pinuntahan ko. Isang brand lang. So, Estee Lauder lang. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation. Estee Lauder, Estee Lauder, Estee La. Basta, Estee. Ito pala, pag meron kang worth something na nabili doon, sa Rue Stance ay magkakaroon ka ng... So, ang ganda. Merong ganito na ang laman niya is gantong klase ng pouch. Wow! Diba? Ang ganda. Yan, diba? Tapos ito yung loob niya. So, ito yung mga binili ko. At ito nga, ipapakita ko na sa inyo isa-isa kung ano ba, worth it ba siya? Kasi ito guys, galing ako sa Maybelline. Alam ko yung presyo ng Maybelline na mura lang, pero maganda. Alam ko yung MAC, mahal, pero semi lang. Pero ayun, parang kung titingnan mo, ang number one, ito ha, sasabihin ko sa inyo, ang number one foundation na gusto ko ay Detail. Pangalawa, ang nagustuhan ko yung Maybelline Fit Me, yung puti. Pangatlo, yung MAC. So, itong Estee Lauder, first time kong nagkaroon ng ganitong Estee Lauder Double Wear Stay in Place. So, ito, first time kong magkaganto at hindi ako magpa-primer and all. Kasi titingnan nga natin, di ba, kung ano ba, kung worth it ba siya sa presyo. At ang presyo niya ay 2,400. So, ayan, titingnan natin kung worth it ba to sa 2,400. And ayan yung kanyang lagayan. Ayan, Estee Lauder. Sa lagayan, okay naman, maganda naman siya sa labas. Ayan, ganito yung lalagyan niya. Kitang-kita nyo naman, di ba? Para siyang malaking cutix. And pag nilagay mo, pag binuksan mo, ano siya, wala siya yung chuk-chuk. Ang pangit ko mag-review, walang natama sa mga term. Pero sinabi ko sa kanya, paano yan, madam, wala kayong ganon, chuk-chuk nga. So sabi niya, bili na lang daw sa MAC kasi sister company, ay, mother company ba yun? Pero siya yung nauna, Estee Lauder muna, tas ginawa yung MAC. Ewan ko kung sinuseltok lang ako ni ate girl. Pero ayan, sige, lagay na natin siya dito. OMG, konti-konti lang. Tatlong taon natin ito gagamitin. So, unti lang guys, syempre titipirin natin kasi hindi man tayo, wala man tayong laging pambili niyan. Pag sino yung swerte lang. So, ayan, lalagyan natin siya. Ito guys, trivia lang, kaya kamay ginagamit ko kasi nagpadala ako kay Kong ng mga brush. Toothbrush ang dinala niya. Tama nga naman, toothbrush. So, wala akong kahit anong brush, kamay lang. In fairness, hindi pantay. In fairness, guys, gusto ko siya. Ewan ko, bakit ang pangit sa ano? Ang pangit dito. Ang pangit niya sa camera. Ba't ganun? Uy, in fairness, mas gusto ko to. Mas gusto ko yung quality nito ng Estee Lauder kesa sa MAC. Sa totoo lang, in my honest opinion, hindi ako makeup guru or whatsoever, pero alam ko yung sa sarili kong katawan, sa sarili kong skin, kung ano yung maganda, and sa sarili kong taste. Pero ito, mas nagustuhan ko to kesa sa foundation ng MAC. So, yung mga binibili kong foundation ng MAC, ay hinahalo ko siya sa Fit Me, para as in mag-blend. Pero itong Estee Lauder na to, sa 9.5 over 10, promise. Ang ano niya, maganda siya dito sa salamin, pero dito parang... Sa akin,
9.5 over 10 yung worth it yung nagastos ko dito, and babalikan ko pa siya. Bibili pa ako ulit pag naubos, as in super duper duper. So next, itong Estee Lauder Double Wear Brighten Powder Makeup and Salt Blur Powder Powdery and Correction Anti-Compact. Super sales talk. So gusto ko yung buong pagkatao mo parang gaganda, yun yung gusto niya sabihin eh. So ito siya, ito ay 800 pesos yung lalagyan. Yung lalagyan lang niya na ganito. So yung nasa loob niya ay, which is ito, itong Estee Lauder Brightening Powder Makeup and Surf Blur Purcher Eclat is 2,700. So 2,700 plus 800, 3,500 tong dalawa. And guys, ito, para siyang ang itsura fit me, diba? May binili ako clinic ba? Ang ganda ng lalagyan, parang jewelry. Pag ginanya mo second floor, tapos parang, basta, parang yun yung hold upin. Ganun yung itsura niya. So, dito parang sana lang, in-effortan ng medyo very light. Pero, baka sabihin sa akin na Estee Lauder, eh bakit? Sa ano naman eh? Sa quality naman, hindi naman yung lalagyan. So sige, tatry natin. So pag tinignan nyo yung loob ng Estee Lauder, yung kanyang powder is may dalawang set. So itong brown, yan, ito yung powder. And ito yung sa ano daw, pwedeng highlighter and pwedeng sa mga under eye. So syempre, nagpadala ko kay Kong ng brush at ang dinala niya, toothbrush. Alam mo, toothbrush ang gamitin ko dito. So itong powder natin... So ano to, pure Estee Lauder kasi pati sponge, yung sponge na yung gagamitin ko. Hindi ako marunong na to, pero ayaw mo na, diba? Pag-try lang natin. So yung puti, ilalagay ko sa under eye, sabi kasi ni ate, diba? So syempre, susundin natin siya. Kasi siya ang mas nakakaalam. Ayan, so ilalagay natin yung mga puti sa yung mga gusto mo bang paputiin ba? Ganyan, ganun! So after nyan, dun na tayo sa brown. OMG, ang OMG, feeling ko lilipad na ako sa Estee Lauder. No joke. Ano siya? Buong-buo siya. So, nakahiram na tayo ng brush kasi ang hirap niya i-blend sa ano. Pag gamit yung patch na libre. Ang ganda niya, pero alam mo guys, mayroon akong tip. Huwag na lang siguro gamitin yung puti dito. Ito. Pasensyahan nyo na ako guys, sobrang hindi ako siguro ang gula-gula. Parang sa pagluto ko, yun ba yung ang luto ko parang ano, ang dumi. Ganon din yan sa makeup, wala na kaya asahan pa. Mali yun. So ito, mali ako ng shade nang nakuha. Ang puti niya sa akin, sabi ko kay ate, puti eh. Ito guys, yung itong Estee Lauder na to, maganda yung quality niya pero sobrang puti niya sa akin. Kita nyo naman, di ba, hindi akma sa kulay ko yung kaputian niya. Ano ha, yung quality niya para sa akin 9 over 10. Ang ganda niya sana, kaya nga lang nasobrahan siya ng puti sa akin. Siguro itatry kong bumili sa sunod ng mas maitim dito. Dahil sobrang puti niya, magko-contour tayo para wala lang, para lang ma-balance the color. So ito guys, itong itsura kong to, ewan ko dito, parang medyo OA. Pero pag nakita ko siya sa salamin, sobrang carry bells lang. And then next, pupunta na tayo sa ating kilay. At ang pangkilay na to ay Estee Lauder The Brow Multitasker Expert Searcher 3-in-1. Ito ay 1,950. So, natry ko na rin yung MAC, natry ko yung Benefit, natry ko yung LA Girl, natry ko yung... Pare-pares lang yung feeling. Nakakaano lang dun kasi dun sa MAC, tinatasahan. So, naghanap ako ng hindi na kailangan tasahan. Ito, meron na siya dito, yan. Ayan. And then, sa gitna niya is yung powder. And then, sa dulo niya is yung suklay. So, kaya siya tinawag na 3-in-1. Iaano muna natin ang ating kilay. So, ganito yung itsura ng ating pangkilay. And gagamitin natin yung powder. And kung makikita nyo, yung powder na to ay... may kulay na rin. So, carry lang. Siguro ito 6 over 10 kasi wala talaga ako na-appreciate na pangkilay. Gawa ng hindi ako marunong magkilay, hindi ako maganda magkilay. Pero ayan, next na tayo sa pang-mascara. Yawn. So ang kanilang mascara is Estee Lauder Little Black Primer Tint Amplify Set 10 Niente Amplifier Tongue 10 Niente. Ano nate? Naging Chinese na tayo.
So, ito yung lalagyan niya. And ang loob niya ay ganito. And ang kanyang applicator ay paganito. Yan. So, check natin. Kasi ito, inano, maraming salamat sa iBroderie dahil in-eyelash lift na nila to. So, pag bibila ko mascara, kailangan ko lang ng sobrang nagpapadark and nagpapahaba. So, titingnan natin kung pasok siya. Kasi ang pinaka nagustuhan ko na mascara so far is, maliban dun sa Fit Me na pink na usong-uso na halos lahat ata ginagamit yun, is yung Benefit. So, kapag hindi ito nalagpasan niya, big sabihin, mas maganda pa rin talaga yung Benefit. So far, hindi niya natatapatan yung gusto ko sa Benefit. Ito, so ito yung itsura niya. Mas gusto ko pa rin yung Benefit na binili ko last time. Mas talagang nagpapabuka siya ng pilik mata. And siguro ang ano ko dito is 6 over 10 din. Hindi siya ganun ka-worth it sa kanyang presyo. Ang presyo niya is 2,150. OMG! Mas okay para sa akin yung Benefit. So, 6 over 10 siya sa akin para sa presyo niya. So, ayan guys, siguro yung mascara, ganyan yung itsura niya sa malapitan. Siguro, hindi na ako bibili. Mas para sa akin, mas worth it yung Benefit. So, next, dahil patapos na ang ating makeup session, maglalagay lang ako ng blush on from Benefit kasi, alam naman, ganito lang, napakapote. Para hindi lang mukhang scripted yung mga pagme-makeup mo, ganyan-ganyan din mo, pantay-pantay mo ng bahagya, oh. Diba? Mukhang parang, naarawan lang. Nakukulangan ako dun sa mascara ko. So, ang gagawin natin, papatong-patongin natin siya. Titingnan natin kung kaya pa ba. So, ang ating next ay ang lipstick. Ito, nagamit ko na to kagabi. Ito para sa akin, 10 over 10 din siya. Dahil, ito, 10 over 10 to. Ito ay Pure Color NV Paint on Liquid Lip Color. Chu-chu-chu-chu. Ito ay 1,900. So, 1,900, sobrang worth it niya. Bibilin ko pa siya uli. Kasi ito, para siyang tint. Pag onti lang nilagay mo, para siyang, yung tint lang, fresh-freshan. Pero pag dark, pwedeng panlavan. Parang magpapalayas. Lumayas ka, parang ganun, pwede. Pwedeng pang ombre. Pakita ko sa inyo kung paano kayo mag-ombre sa ganitong dito sa Estee Lauder. So, ito pala yung lalagyan niya. Ayan, wala kang makikita kahit ano nandito sa taas yung name. So, kukuha ka lang ng kahit anong very, very, very light na lipstick. Pwedeng brown, pwedeng pink. Ngayon, pag meron ka ng nude, ilalagay mo na siya sa loob. So, ganito siya para siyang violet. So, nilagay siya ganyan, oh. So, ganyan. Para lang siyang pabebe na para kung kumain lang ng talong. Ganyan ang kanyang magiging itsura. So, doon sa lipstick, marami pang ibang shade na sobrang gaganda. Perfect siya. Hindi siya mabilis matanggal. So, ito na ang ating look. Order na yan, 12,000 ang worth niyan, kaya 22,000 yung nandiyan sa ating title is because may binili akong perfume at ito ha, ito yung, ewan ko kung naano ko na to sa mga best perfume ko na video ko na, pero ito talaga ang, ito masasabi ko, ito talaga, worth it lahat, sobrang worth it na worth it na worth it lahat ng pera nyo na babayaran. So sa Rustans is nakasale ata sila, pero itong DNG na to is 66550, ito yung bago ng DNG, ito yung mas matatag kesa dun sa light blue na una. And then, ang Omni Bulgari, Omnia pala, Bulgari, ito naman ay 5,380. So, pag kinumbine siya, nabili ko lang ito ng 10,000 pesos na may kasama pang ganito, free. Free na compact na DNG. Ayan, so free to. And free yung bag na ganito. Marc Jacobs na bag. And ito nga. So, ipapasilip ko sa inyo ang laman ng DNG, yung bago. Ang dati kong DNG ay ang iba lalagyan. So, ganito na yung magiging lalagyan niya. At ito daw ay mas matagal mag-stay. Ito kasi, pinakita ko sa inyo dahil ano naman eh. Ito yung bagong packaging. So, yung dito, normal. Yung Bulgari na kaganyan. So, yun lang. Ang ano nito is gusto kong malaman nyo na kung sa mga
Vivis ko dyan na gustong bumili ng Estee Lauder, at least alam nyo na kung okay ba siya or what. So, para hindi na kayo mapagastos, ako na yung bumili at sabihin ko sa inyo kung ano yung quality niya. Hindi masamang gumastos para sa sarili mo kung hindi ka nagkulang sa pamilya mo. Lahat ng utang mo, bayad na. So, gusto ko siyang i-share sa inyo. So, para pagbibili kayo ng Estee Lauder, alam nyo na kung ano yung maganda, nagustuhan ko or hindi. Pero, try nyo din. Baka sa inyong skin ay mag-work. Diba? So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. At itong mga perfume na to, 10 over 10 over 10, kasi pang ilang beses na akong bumibili ng ganitong mga pabango. Gustong gusto ko, ito talaga ang gusto ko. At saka yung Jo Malone na Freesia and Chuchu, yun talaga yung set ko. So ayan guys, hindi masamang regaluhan nyo yung sarili nyo. Huwag kayong mag-alala kung mapagastos kayo sa sarili nyo. Anong gusto nyong ibili, bumili kayo ng mamahaling bag o bumili kayo ng kung ano man. As long as pera nyo, diba? Pinagtrabahuan nyo. Ako, at least hindi nang galing sa iba, hindi pera ng iba yung pinambili nyo ng inyong mga chenis sa katawan. Carry bells lang yan. Kung hindi nyo inutang, carry bells lang yan. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo. Bye! Oh, Vivi!